magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. Maraming salamat ulit. Radyo naman narinig ito, pero pasasalamat sa oras ninyo. Alam ko, matraffic at lahat, and we still find time. And thank you for, appreciate the help. Really, I appreciate it. We appreciate it. Maraming salamat. Thank you, Sir Aga. Pero bago natin simulan ang ating question and answer para sa gabing ito with Mr. Aga Mula, gusto namin mapanood sa inyo ang ating trailer ngayon ng 7 Sundays. Panoorin po natin, mga kapamilya, Roll VTR. Dalawang side yan, guys. Yes. When was the last time your family felt like home? Kaya siguro hindi na po kakit mga anak mo dahil wala na yung pansit mo. Tiyan, baka saan mo mahintay si tatay? Ha? Totoo ba to? Basta? Totoo nga. I'm dying. Gusto ko sana magkakasama tayo. Pitong linggo na lang naman eh. Paano? Anong gagawin niyo? Susundin na lang namin yung gusto niya. Kikita-kita kami every Sunday. Para linggo-linggo tayo mag-aawal. At then, ako mismo, first time kong napanood ito ha. Kasi yun yung nasa trailer, di ba? Iba. That's how we do it. Wow! At in fairness, no, meron kagad kurot sa heart yung eksena na ipinakita ngayon. Yes, ayan. Game, simulan natin ang ating question and answer sa ating mga vloggers na dito. Again, don't forget to use our official hashtag for tonight. Hashtag 7 Sundays in 6 days. So, kapamilya, pag nagtanong po tayo, sabihin natin ang pangalan ng blog site natin. Sir Aga, pwede po bang malaman? First time niyo po ba na mag-attend ng vloggers conference po? Yeah, meron kami nung sa set, may nag-visit sa amin, like, di ba, sa set namin. Oh, but it's like the first time that it was set up this way, parang you're in ABS, so parang I feel so back because I'm in ABS now, I'm in the studios, and then I came from a TV guesting, and then now I'm doing this. So I'm doing what I love most, which is to promote my films, you know, from the very beginning pa sa buhay ko. More than TV, more than anything, my passion for movies talaga is, you know, naging iba ko sa akin. So I just hope you feel that energy tonight. It's a nice film. It's a very nice film. Dami na sinabi. Hello. Pero syempre, nangangit. Sabi niyan, comeback is real talaga, di ba? Simulan natin ang ating question and answer. Gusto mo magtanong agad, friends? Oo. Ayan. Sige. Maglalaro tayo ng pasapasahan. Kung sino may gusto, Mami Jo, lumayo pa ako. Ikaw na munang magtanong kay Sir Aga. Always the first question. Hello, Sir Aga. We're so excited na ang hilig pong makita ka uli in person. Kasi ito yung pogi-pogi mo pa rin, no? Ang dami ko na ganyan-ganyan. Pa rin. Parang ang tagal na yun, no? Pa rin. Oh, po, pero would you like to tell us about Alan, your character? Kasi po, alam po naman namin na your real name is also A. Aga. Yeah. Ay, Linggit! Ay, acknowledge na po natin Miss L. Dennis Linggitan. Magandang gabi po sa inyo. Back to back, ha? Yes. Once a year. Hello. Teka, ha? Day lang. Ano yung question? Si Alan. Hindi ako alam mo, lahat ng press calls ko even before, parang pag tinatanong ko sino si Alan, ano yung character niya, hindi ko maikwento ng buo yan. But what I can tell you is, when this film was offered sa akin, parang dito yan, when I stopped for like 6 years, sinasabi ko, every year merong offer, ito gagawin mo agad, ito gagawin mo. Sasabihin ko parang not yet ready, parang I was living a normal life, just okay. And you know, I gained weight, and because parang, for the first time in 32 years, parang I'll wake up the following day, wala akong plano, wala akong iniisip. So naging gano'n ang buhay ko for the past 7 years, which was really fun and nice. Until one day, I get a call from Tita Malu, and sinabi sa akin, Aga, there's this movie, and si Ina, so Damasan and Tita Malu, calls me up. We were in Japan for my wife's marathon in the hotel. So parang, oh, why?
oh, meron movie, ganito, ganito. Oh, hindi mo kailangan magpapayat. Sabi niya, this role is different. It's ganyan. It's not a love story, but a story of a family. Magkakapatid kayo ng lalaki. So then, that caught my interest. Parang sabi ko kaagad, parang I think this is the right, parang I think this is a good movie to get back in the scene again, you know? Parang, because I was missing it already. And so I said yes, right away. Una mo na sinabi sa akin, sinong cast? Sabi niya, Ding Dong, Enrique, tapos wala pa si Christina at that time, sa one sister, and then me. I play the eldest, and Ronaldo Valdez is the dad. Sabi ko, I said yes right away. Because first, not with the characters, ano, but just the actors itself involved. Sabi ko, it would be nice to do a movie with this new generation now, who is Enrique Hill, who's in his 20s, and then you have Ding Dong who's in his 30s, and me in my 40s. So parang, it would be nice. Tapos, nag-backtrack ako ng konti, parang isip ko sila, Enrique, ano bang narinig ko about Enrique? Ano bang narinig ko about Ding Dong? I mean, all good things, really. All good things. Parang humble people. Sabi ko, oh my God, let's do the film. So, I said yes kagad, and then with direct Kathy Garcia there, sabi ko, perfect. Ano pang hihingin ko, diba? Plus the fact that you don't have to lose weight. But of course, I started the dieting. Yung sinabi ng dyan yung pinigol eh. So, dahan-dahan na ba na ito kaya. So, if you watch the film, makikita mo yung journey ko to losing weight. I started the film nung I was 215, I think. So, I'm down to 191 now. So, makikita mo yung... But I'm still big, you know? I'm still on the heavy side. But from 215 to 191, you will see that in the film. So, meaning, ganado na ulit ako. So, now, from 191, by November, when I start my new film, so I'm back. Then I can do my love story again now. More serious one. But, kinikwento ko yung pelikula, forget about my character, it's the family. So, yung pamilya ng Bonifacio na makikita ninyo. When I, nagdagdag na talaga ako, no? Okay lang? Okay lang po, talagang napakalaman. Okay. Hindi, parang, when we were filming, I told direct, Kathy, direct, parang, siyempre kinakabahan ako, excited ako. Pero sinabi ko, parang makamahirap ako magpaiyakin ako sa pelikula to. Kasi parang masyado ako masaya. Wala akong laman, wala akong angst, wala akong bitbit. Resolve sa akin lahat ng buhay ko. So, okay, ganyan. Sige lang. So, si Direk, sige lang. So, shoot kami. Shoot. Ito yung mga eksena. So, pag nangyayari na eksena, you know, your family pala, you realize, it's really your motivation in life. So, when you're confronted with scenes about your family, about your brother, about a father and his son, a father and his daughter, about brother to his sister, a sister to her brother, then you feel it. Merong sakto talaga, merong eksena talaga tatamaan ka. And even when I saw the trailer, parang sabi ko, oh my gosh, sabi ko, ang lakas nito. Maganda siya talaga. Maganda. And we were kind of rushed, you know, we were filming for like 2 months straight, and even now as we speak, we just finished filming this morning. This morning, so we finished at 3 a.m. and you know, it was hard. We were doing confrontation scenes, we were doing this, but it was also, parang, oh my God, wala pa sa trailer na yan. What the scenes you see in the trailer, kung nakita mo ito, kung makikita nyo para dito, that's only 20% of the film that we've shot. That's just, ano. But ang lakas na para maapektuhan ka na. So, then I realized also that everyone is composed, we're all composed of families, diba? So everyone definitely can relate, you know. Kasi lahat tayo may pamilya. Ang ganda, diba? Piling ko kahit hindi na magtanong, talagang nasagot na lahat. Thank you guys for coming sa vlogo natin. Ang aga natin natapos. Charos. And then, Sir Aga, in fairness, talagang ramdam po namin yung excitement, the way nyo pong sinishare. At tama po, dito pa lang po sa trailer na ngayon lang din namin napanood lahat, may kurot at wag more pa yung mismo buong pelikula. Next question po, yung galing naman sa kabilang side. Ayan, ma'am, kayo naman po. Yes. Sir, excuse lang, madaan lang po ako sa pagpasensya na po, sir. Agad.
Okay. So, huwag na pong mahiya, wala pong prize ang magtatakot. Charot. Okay, yan, yan. Ayaw mo yan. Okay. Sumabit yung okay, as an actor, okay, what made you, say, you're an iconic gay man, usually not romantic. So, what was it about this project that you really couldn't say no? And what is the strength of your character? What is it? Talagang nanginginig siya habang nagtuot ni talaga. No, but what made me say yes is the fact that when I stopped for like 6 years, I stopped doing films. Of course, kumbaga yung edad mo tumatakbo, you know. So, parang feeling ko medyo off if tumakbo yung years that I stopped. Tapos pagbabalik ako, gagawin ko yung ginawa ko din noon. Alam mo yung ibig sabihin? Parang gagawa ka. Because sa 6 years na wala ako, ang daming love stories na nagdalawa sa mga movies with the new generation. And for me to do that again, parang medyo corny naman. Parang wala na. So, I said this was the perfect vehicle for that comeback, you know. Because it's Sorry Brothers, pamilya, walang love angle, so different for me, which I thought was gonna be easy. But then during the filming, I started medyo, I kind of had a hard time because nasanay pala ako na just like always one-on-one sa mga eksena ko with my baby, so it's always that scene, you know, parang plakado mo na yan. Eto, iba yung dynamics, nakikipagbatuan ka sa matandang kapatid, sa batang kapatid, nakikipagbatuan ka sa mas batang kapatid, kapatid na babae, sa tatay mo, so iba-ibang dynamics. It was harder. Yeah. But, and different. So now, sabi ko nga, after this film, and it did not require me to lose weight. That's the biggest thing there. Kasi it's pangit na gumawa ka ng love story na bobotsog-botsog ka. Pero parang sa akin, ano? Kasi babala, tabiligol ako eh. Yung ganun ang nakita nila ako pa yan. Tapos gagawa ko ngayon, babalik ka na. Tapos parang ayun pa naman. Diba? I need to be fair also to the viewers. Diba? Parang ganun. If they're expecting for that. So, it was just the right rope, the right film for me to do. And then, ayun. Yes, madami follow-up question ka pa. Oh, okay. Andito po ako, madami. Tinawa si madami. Hindi niya naalit po saan ang gagaling ng mga poses. Yes, okay po. Thank you, madam. Si Sir Franz naman magtatanong. Hi, Sir Aga. Actually, super short na kwento lang. Actually, I just remembered nung I was 10 years old, yung may super fun memory ko po. I watched your movie sa Evergrande Center, yung basta kasama kita. Yeah, so super memorable po kayo sa akin talaga. So, I have two questions lang po. First question would be, syempre po, I mean, you're the ultimate leading man. I mean, halos lahat po ng mga leading ladies at natay na katabaho niyo po. So, my question is, can you name three po na gusto niyo po muli makasama or gusto niyo makasama na hindi niyo nagtatakasama in a movie? Can you name three of them? Anyone. Ang tough about it. Yeah. 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 Yes. Nga, hindi ko ba nakakasama at nakasama? Pwedeng combination of ideas. Well, I would like to. No, I think we owe it to the public also. Parang I would really like to do a film with Leia. Yes! Here we go! But, you know, ilang years na namin yung pinaplano yan. Ilang years na yan. But then, you know, hindi natutuloy. So, let's see. You know, if it's gonna happen, it's just gonna happen. But she's, well, of course, I'd love to work with her again. There's one that I would like to work with also, na hindi ko pa nakakatrabaho. Na I think mag-start ako noong November. Na hindi ko na pwede sabihin. Ayaw ko muna. Sa bandang mid-October na sin-announce, we're gonna start filming November. So, yun. She's one. I've never worked with her. So I'll work with her. And then, Oh,
Parang, yun na muna. Okay, sige. Okay lang kahit siya mga trabaho ko. Okay lang. Kaya nga, galing mo kay Katie Tamulo, siyempre ako, may bisita siya ron. So, bigyan mo. Nakilala ko, kilala niya siya, hindi ko na masasabihin ulit. Hindi lang isip kami ng project, para mo. We can do it together. Ganyan. Sabi ko, because I'm not excited now. I wanna work. So, tinawag namin si Inang, si Olive Dumasa, and we went there. Tapos parang, oh, may binuo kami. Oh, pwede na. Next year yun. So, yun. Excited siya. Si Young, really young. Okay. So, next question ko, kasi last year naman, you were here in Ives as well for Pinoy Boy Band Superstar. Yeah. So, my question naman po is, how does it feel now every time nakikita niyo po yung mga boys, yung boy band page, and of course, the other members na who didn't make it, pero nagkakakari na yun. How does it feel na pag nakikita niyo po sila on television, they're doing... No, natutuwa ako sa kanila, kasi para alam ko yung pakiramdam nun eh. From hindi ka kilala, from normal bigla ko, all of a sudden there's fame, you know, you're popular, and as a matter of fact I just saw them a while back because they surprised, I guess, in magandang buhay. So nag-guest ako doon, and since surprised nila ako, no, so ando sila, then you know, parang nakakatawa, parang kinikilig ako for them. At the same time, parang sinabi ako na sila na, oh, kalma-kalma lang kayo, ha? Para huwag kayo magpapadala masyado sa sika ko lang yung tao, di ba? Baka maglakihan mga ulo ninyo. Sabi ko, ang dali nyo mawawala. So, you still gotta focus on your talent, you know, singers and dancers and like that. Perform well always, di ba? Huwag mag-attitude sila. I was just reminded, but I was so happy for them. Sabi ko, oh, how's your income, guys? Okay naman po, nakakasave naman po kami. Oh, good, sabi ko, nakakabili-bili na kayo na po. Ano, diba, saya? Ganun lang. And then, we'll let them experience the rest. Yeah. Thank you. Thank you, Sir Aga. Thank you, Franz. Ngayon naman, magkatanong naman si Bernie mula sa PEA. Congratulations, yeah, thank you, thank you, thank you. Sa Kapak Project. I'm sure itong movie malakit sa puso mo kasi it's all about fatherhood. Yeah. You are a father. Yeah. Ano yung takeaway mo as a dad? Kasi, di ba, you have two kids and then... Well, like, what you saw in the trailer, parang... it's, sabi ko nga eh, parang... hindi namin, yung pelikula, hindi namin storya. Pero, patandok ka, feeling mo storya mo. Kasi, you know, like my dad, na hindi ko na nakikita. My mom, who passed away already at an early age, she was 56 when she died. Diba, ganun din na story eh. Tapos, ang tatay ko naman, parang tinag-review ko sa akin. He's in his 70s now. Parang, I'm gonna see you guys, mag-reunion naman tayo, mag-reunion naman tayo. And we're all busy. Not busy working, but we all have our families also, diba? So parang may kanya-kanya rin kami inaalagaan. So we're busy with, you know, family life too. But then, parents sometimes do not understand that. And kids, us, as parents also, do not understand when our parents miss us or when they long for us. So, watching this film, parang, my God, ganun pala may sakit din sa tatay pala pag yung anak mo naglakihan, na may mga anak pala sila, iniwan pala. Sakit din pala. So, parang ganun. It's that, no? So, doon makikita mo. So, do you learn anything from it? Yeah, I think so. Just try to understand, and then you learn to let go also of your children as they get older. Wala ka na magagawa talaga. So, pasalamat na lang pag at some point, minsan may bisita kami lang. But, siyempre, you gotta understand, may mga pamilya na rin sila. But yan ang story namin. Madami pa yan. Maganda. Maganda siya. Nothing complicated. Yes. Sorry. As a dad, how do you resolve the issue between your twins? Kasi the movies talk about conflict, diba? Yeah. How do you resolve when they have conflicts or misunderstandings? Yeah. Well, I was a strict dad. Growing up sa kanila, namamalo ako, parang meron akong ganun. Pero, parang sa akin ang mali, hindi pwede maging tama.
And then, yung disiplina nila na kung lumalaki sila sa marangyang buhay, parang I make sure that it's not easy. You know, parang you'll make it easy for them. Like, whatever you guys are experiencing is because I worked. I wasn't born like this. So you guys, don't think that you're born like this, okay? You will work. You will have to finish your school. You will have to work. Ganun na sinasabi ko sa kanila. Because if you think you're gonna get something from us, you know, like cars, or I'm gonna invest for a home for you when you get old, sabi ko, it's not gonna happen. So they know that. They know that growing up, alam na, nakatingo na sa puso ng isipan nila yan. And sabi ko, parang, because I want you to experience life, real life. Like, mag-aral kayo, hindi kayo mag-aral, up to you. You want it the hard way, then do it the hard way. You want it the easy way, then be disciplined, di ba? Parang ganun eh. Pero parang don't expect na I'm gonna work and save up for you. But you'll get the best education, definitely, yung kaya namin bigay sa kanila to. Last question, kasi I'm a fan of your 1995 movie. Thank you. Kasi kasama kita. Oh my gosh. Nung pumunta dito si Dayanara, she was asked if she would like to make a movie, and then she said she would love to. Ikaw, reaction about her? Well, thank you, yeah. Diba? I mean, you know, parang masaya. Gagawa kami ng pelikula. Parang gawa pa ba siya? She can't anymore, diba? She can. Delayed to next year now. Supposedly, this is her really? Next year. Ah, wow. So, gagawa siya? Kasi she's under Angelo Tamirin. Ah, okay. Well, let's see. Wala pa naman offer sa akin. Yeah. Pag meron, diba? Bakit hindi? Parang... Iba, diba? Lahat ang ginawa ni Sir Agat, tatak, diba? Lahat tayo nire-request na muli. Okay, bumalik yung mga tambalan talaga nga naman. Thank you, Bernie. Naman. Maya Carol, ayan, eto siya. Parang alam mo, naalala ko dati niyo. Pres, kaya yung mga nagtatago rin, ano pa rin ka na magtanong? Tanong ka na, sige na. Hi, Sir Agat. Hello, Parang inabot ko rin naman yung high def, you know, digital. I did those films kasi I was doing films naman left right non-stop until 2011. So 11, 10, 9, 8, 7, 2007, 2006. Pero yung film, na-experience ko rin yung film na madami yung mga kabataan na hindi nakaka-experience ng film. No? So iba yung art of filmmaking. Compared sa digital. Ang digital, parang may pros and cons siya, parang madali dahil mura. Wala ka na binabayaran ng film. But in terms of work, parang sige lang, mas nakakapagod kasi ang dami mo pwedeng gawin. Kasi hindi magtitipid eh. Ang film kasi, bawat role yun, bawat andar ng film, kailangan sigurado. Hindi kayo pwedeng basta mag-take 20, take 30. Kasi mahal ang negatibo. Unlike dito sa ganito, sa digital, pwede. Gusto ko take 100 pa yun. So nakakapagod din siya. But it's nice also because madali ang ilaw, easy to light, and cheaper. So good for producers, but for actors, para I still prefer the old school film. Kung ako, mag-film pa rin ako. Kasi iba yung art ng film na bawat line, bawat scene, bawat ganyan, bawat angle, you prepare. You really prepare. Parang hindi kayo acting parang sa TV na nakikita natin. No offense, meta na. But, you know, sa TV naman, alam natin sa soap, they finish like 30 to 40 sequences a day. So, diba? Parang just take, action, acting. So, wala na yung preparasyon. Hindi ko doon sa filmmaking, talagang kita may one shot, medium shot,
Ito yung attack mo rito, closer shot, iba naman ang bitaw mo dyan. Diba, full shot, iba yung movement mo. There's always that. And then since alam mo yung feel, tapos pag tumuli na yung, yun na yun, parang pinapalood ka na ng tao kagad. Alam mo na yun, parang may feeling. Parang, alam mo na ako, isip sa feeling ko lang. Masarap lang. Sige. Sa Bonifacio family, tara masarap pumunta sa bahay nyo kasi ang gagawin namin guwapo. Totoo, tinitignan ko kayo mga kapatid ko, kaya ko nagagupuhan ako. Kaya hindi ko tinitignan ko, kapat ang batang to, sabi ko. Tapos din daw, okay ah. Babait pa. Si Ricky, bait? Oo. Oo. Si Dong, ang bait, sobra. Si Tintin also. Si Christina sinasabi, minsan may nagsasabi natin. Not a trace. Sino po sa mga Bonifacio brothers ang mas nakaka-relate kayo sa kunin ng buhay? Kay Alan po ba? Kay Brian or kay Cha? Ay, kay Dex. Kay Cha! Kay Cha. Relate ako kay Cha. ABC. Mas nakikita ko si ano? Si nakaka-relate ako kay Dex, kay Enrique, being the youngest, because I have a youngest also. I have a young brother. So parang, ganun pala ang feeling niya. Parang nakikita ko parang, oh. So parang pwedeng may ganyan dala yung kapatid kong lalaki, parang ganun. Yan siya na. Lalo na yung ibang naiiwanan. Kunyari, yung ang panganay is 40 years old, ang sumunod is 38, ang sumunod is 35, tapos ang sumunod is 20. Yun ang naiiwan na. Alam mo yung magkakapatid, matatanda na, nag-family na, hindi nila nakita yung kapatid nilang maliit. Tumaki. Parang gano'n ang story mo kay Enrique. Speaking of Enrique po, how's working with Enrique Hill? Nice! Guys, really nice. All of them, parang we click from the StoryCon, yung story conference namin, nagkakilala kami around the first time I met the guy. And after that was the cast bonding, second day. And then third day was our first shooting day already. It was all good from there on. Tuloy-tuloy na yan. Masaya. Masaya. Ma-heal. Ano ba kayong sumala? Hindi. Hindi namin ano yun. Lahat daw kami sumasayo eh. So, ano na namin yun. Like si Ding Dong Dances also. Si Enrique din, sumasayo din. Ako rin, sumasayo din ako. So, parang hindi na namin pinag-uusapan yun. Pinag-uusapan ako, natatanong ko ng mga love life nila. Sino? Hindi. Hindi ko pwede magsabi. Siyempre, pero pakikinig lang. Oh, anong plano mo? Ganyan. Si Dong naman, ganyan. Going back on to your partner, Alan. Ano po yung strength at weakness ni Alan? Gabog pang consent. Consent. Na ito lang yung Alan. Si Alan dito. Ito yung magkakapatid. Si Alan, kumbaga, siya ang naiiwan sa tatay. Siya ang naiiwan sa probinsya. Kumbaga, iniwan niya ang pangarap niya para sa asawa niya, sa mga anak niya. Yun ako. So, naiiwan ako doon. While ang ibang mga kapatid ko, lumayas, nagsipulisan. It's like si Dingdong, umalis at Maynila. Parang, alam ko, nasa probinsya kayo lahat, merong gustong bilang mabubat sa corporate world, sa Makati, lang na sila nagtatrabaho. At dyan ay naging buhay nila. Naging ganyan na sila, or nag-America sila. Si Dex naman, nagbiyahe, ganyan, DJ, ganito, the life, ganyan. Kaya pagdating namin lahat, pag nagkita-kita ulit kami, ako yung parang, teh pa ba yan? Alam mo yung parang mataba ako, hindi ko na inisip yung diet ko, pero alaga ko asawa at mga anak ko. Parang kahit ako, ang damit ko, paulit-ulit lang ako na sinusuot ko ng damit ko, pero mga anak maayos lahat. Parang gano'n ang story ko lang. So I let go of all my dreams. I let my brothers be. Sa kanila binibigay yung pera, sige lang. Pero sa akin naman pinamanage yung tindahan namin sa probinsya. So pinili ko nila yun. Yung pala, may mga... Basta makikita yun, may mga issue pa pala yan. Nakakala mo, ha? Parang saan galing? Di ba? Parang pinagsasabi, ano sinasabi mo? Ardo, magulang kasi yun, mga ganon. Ako, di ba? Ikaw? And...
Okay. May isang Sunday po ba sa buhay ninyo ang hindi nyo makakalimutan at bakit? Ano yung isang Sunday sa buhay ninyo? Wala. Anong Sunday? Wala. Particular event? Wala. Everyday sa akin is everyday sa Sunday. Yeah, araw-araw sa akin is eventful. Every day is special. I look forward to waking up every day. Parang it's a new day. So it's a new day. New life. Always. Thank you. Hindi ka ganyan sa ipang ano, first. Yung boses mo parang 12 yun ba iwang mo? Hi, Sir Aga. Kasi, ano ba yung highest strength? May grace? Bakit yun ba siya ganyan? Hindi po. Bergas po yan. Ano na yung parang trabaho? Charo. Thank you naman yan. Thank you. Thank you. Thank you. Next, si Manong Ted naman po. Ayan. Ay, Aga. Hello. Ted Claudio was at the beach. Yes, sir. So, tanong ko lang yung if you have 7 Sundays to live, yun na lang natitira. So, what will you do? How would you live the rest of your life? That's easy. That's sad. But that's easy. I really want to be with my family. At the end of the day, really, the different stages in our lives, and when we were single, you have your best friend, you have your ganyan, itong sumakasama, or when you were younger, you would love to spend it with your mom, with your dad, you know. But now that, you know, I've gone through all of this, my age now, in my life, I'm married, I have kids, man, how would you spend my last? Saging lang tayo dyan, jim, pansipluto-luto, pansip-pansip, di ba? Parang man, barbecue, lokal-lokal, ganun lang, basta kasama mo sila. But no, and then, okay, and then just pray. Then you get healed, then you're ready to go. Yeah. Yes, follow up. So, meron pa ba bang mga bucket list na hindi mo pa napupulpil na, like, if you're given 7 Sundays to live, gusto mo siyang ipulpil yung bucket list na yun? Bucket list? Oh my God! No? Bucket list? Ang ganda, di ba, Sir Aga, talagang relate sa 7 Sundays. Ang tanong naman. Oo! Kali nga eh! Si Sir. Habang nag-iisip si Sir, let's pause for a break muna. Charas lang. Bucket list. I'll get back. Wala pa ako naisip na bucket list. Parang medyo nakumpli-ayos na rin ako. Okay na rin naman. Parang just me and my family. Okay na yan. Because the lives of people I've touched and those people have touched my life also. Parang okay. I'm just parang grateful really. And it's just a good life. We wake up, we live. It's nice. We get a chance to work with new actors, old actors, new people, new generation. And I get to experience it still. That's I'm grateful. Never ako mag-iayaw kong sila. I'll always be grateful to experience all generations. So perfect na yun eh, yung sagot ko na. Pare, kasi iba yung mga practice, mga skydiving, mga bungee jumping. Di ba gano'n totoo? Yung nakalagay sa Facebook, bakit is check, skydiving, ganyan. Hi, Mom! Kayo naman po. Hello, I'm Olivia from Green.ph. Hi, Olivia. It's weird because I grew up watching you and then like, anyway, welcome back. Thank you. You're very humble and talking about your weight and like you're not anymore like the younger actors, but still you look good. So what's your beauty secret? Or what do you think keeps you looking young? Whoa! Ouch! I love you for that. Thank you. Thank you. You know, for the past 16 years, finally you wake up, it's the right thing, really. So, this is that. And you pray that, I hope I'm the right thing also for her. Baka ako lang nag-enjoy. Baka ako lang swerte. Sana swerte rin siya sa akin. Hindi lang.
it's just that really. Aside from that, wala, there's no stress sa akin. I will not stress with anything. I don't. So no diet, no gym. Oh, I work out. Oh, okay. A lot. It's just that when I went on a vacation na matagal, nag-hiatus ako ng matagal na ganun, talagang I let go of that. Parang, kasi all my life, I was like, care, you know, sa itong maingat sa katawan mo, and ganyan, ganyan. Ate mo na, ha? Tagal ako nagtatrabaho, pahinga mo na ako. So, I rested, I really rested. Me, when I say rested, talagang I'll eat. But I exercise. Kasi kung di ako nag-work out, nasa 300 ako. Seriously, sa kinakain ko? Oh my gosh. Nasa 300 ako. Kung nagpabaya ako. Nagpabaya ako sa pagkain pero yung ensayo ko din ako. That's why when it's time to lose weight, para I can lose that. So in 2 months, I lost 22 pounds. So the next 10 is easy. 10 na lang. I just need to lose 10. So okay. O, kung 20 pa, sige. Pag bata ulit yung mga kasama ko, di less 30 pa. Kaya minsan may hirap sa mga bata, parang si Enrique kasama mo, mga bata. Parang, ba't yung mga katawan ninyo? Parang papayat na ako, ba't mukha pa rin lumba sa harapan ninyo? Di ba may nakita mo sila? Ang inaon talaga. Speaking of the younger celebrities, which of the ones you've seen aside from Enrique, do you feel have potential? Parang, madaling to. Oh, yeah, you know. My experience is when I was in my 20s, I was being compared to the great actors in the 40s. When I was in my 30s, I was being compared with my contemporaries 30s. And then still in my 30s, I was being compared to mga 20s. And now in my 40s, I'm still being compared to the 20s. Hindi, may ganun, di ba? Alam mo, you're the ganyan, he's the ganyan, he's the ganyan. Hello, probably eat na ako. Pero di ba, nakakatabaan ng puso, pero nakaka-stress din yun. Pero sabi ko, hindi ko na ini-stress. Okay lang. So, the next generation, I don't know. Kasi iba na yung panahon ngayon eh. It's so different now. It's really different. It's all about... It's all about that. It's really that. Eh. Parang it's not the craft anymore. Parang I think now parang people work for endorsements. Yeah. Parang I want to make it big to get endorsements. So it's money, which is okay, which is normal. Kaya lang before we started as talagang popularity, you want to be popular, you wanna magsul makangat na pag sa buhay. Pero pag nasa gitna ka na ng trabaho mo in the years that nakakaraan, pumunta sa craft. Which is acting, really. You want to get awards before you want to do that. Wala na ngayon eh. Wala na ganun. Before you target that, and then you know your competition. Good. Piracy, good. Titingnan mo. You watch his films. And then you think of projects now. That became my training, my practice, meaning. So, lahat ng pelikula ko, ganun, ito na. Parang ako yung gagawa. Ito gusto kong project. Ito gusto ko. Ito ang director ko, ito ang lady ko, ito. So, last question. So, do you feel it's harder to be a leading man, to work your way up, to become a leading man now as compared to before? How you? Yeah, I think it's harder now. It's harder now kasi now, mas maraming Latin. I think. Yeah. That's all I see. Love teams, which is nice. I mean, the enjoyment, the fans are enjoying. The stars are enjoying it too, no? Parang the love team, and it's fun. It's fun. I'm sure it's fun. Nag-enjoy sila, di ba? I mean, isipin mo, you know, you work every day. You're with your girlfriend. You're paid, di ba? Trips abroad. So what's lacking na lang for you? And you want to see these love teams do what more? I want to see them too. Like, kasi mga magagaling sa kanila eh. Sino ba ang nasa young, ano? Sino ba ang young? Who dito sila young? Daniel? Enrique? James Reed? Si John Boy? Nasa si John Boy? Nasa si John Boy? Nasa na siya.
30. Ding Dong. Joshua. Ding Dong. Nandun na si Ding Dong eh. Yeah. Ding Dong, John Lloyd, Piolo, yan. Di ba? Jericho. Kasama ko lang si Noon ah. Kasama ko rin yung mga Kenon. Hindi lang ako. Sila yung mga kabats ko. Ang mga hindi ko nakabats sa Lagar this month. So si Daniel, si James. Joshua, James, Enrique. Yeah. So what do you want to see from them? Your challenge as a... Well, sana makagawa sila ng mga pelikulang ano. Sana huwag silang makontento sa ginagawa nila. Ano. I want to see them, ano, bago sila pagsamahan ng ganyan. Parang sa akin is, make your move now, di ba? But, again, there's nothing wrong with what they're doing. They're having fun. It's nice. They're fun to watch. I love watching them. Di ba? Parang very kilig. But you want to see them. Parang sige na, parang makapelikula. Na iba naman. It'll come, I think. I think it comes with age also. Although sa akin kasi after Baguets, chinanin siya agad ako eh. After Baguets and Hutchins in 1984 and 85, the press said, I was so big that time, and first, ganun ko, and sabi, oh, lang naman yan, hindi naman umarte yan, puro pakiyotan yan. So my dad produced Bigelito with si Dino Broca. So yung agad ng path ko, 84, 85, 86, drama na agad. Bigelito, so nag-award sa agad ako doon. At an early age. So yun, tuloy-tuloy na yun. Yun ay naging line. Tagal ng atras ko, 84, ano? Gosh, wala pang EDSA yata, no? Ang EDSA, no, naalala ko, ay, sino nakakalala ng EDSA na pag pupunta ka Makati, kaya mo ibukas yung bintana mo? Diba? Tagaytay, parang buta tayong tagaytay ngayon. Halika na, parang bilis lang. Parang anytime. Kung nasa Quezon City ka o nasa Makati ka, gusto mo mag-antipolo, okay na, wala na oras. Wala, ganong kagaan. Nabutan ko na yung MRT. Oo! Nasa! LRT 1 pa yata yung nabutan. LRT 2. Oo! 1 yung 2. Hi, good evening po. Lauren po from Patreon. I think medyo marami rin fans yung nag-anticipate po kasi ng question na po. So I'll take one for the fans po. We mentioned na po si Ms. Leia and you mentioned that this is the perfect movie to make your comeback sa big screen. So if given po the chance to have the reunion movie for 2018 with Ms. Leia, are you willing or are you ready to take that chance na to finally have this Leia Aga movie reunion? Yeah. We'll make it happen. Leia and I will make it happen, but we just don't know when. Like Leia's out of the country now. Babalik siya kailan June. Oh, wala na. So January, February, March. I'm filming November. And then I have another film that I'm starting March. So diba? So paano yun? Pwede in July. Pwede in August. We'll see. Okay. Thank you. Yes, last question. Sino gusto? Ay, ayun. Okay daw si Kuya Wilbur, eh, natanong na daw yung tanong niya. Yes. Ang saya ng vlog ko, no? Parang hearing. Okay. Diba? Parang hearing talaga. Yes, kasi Sir Aga, ano eh, naniniwala ako na talagang gano'n yung mga chikan. Ikaw na pala. Yes, totoo lang. Sir Aga eh. Copy ako. Noong dami talaga ng Canon Leia project. Because parang we really owe it to the public. Parang we really need to do one more. We really need to nakakailan kasi pag may mic. Nakalive po sa... Hindi ko gusto ang boses ko kasi sa speaker para ka. Sanay lang ako magkumakata ako yun. Ha? Hindi sa longga, hindi siya naniniwala kumakanta ako. Hindi ako sa kanya. Ayos yung okay, next question. Hi, Sir Aga. Hello. Actually, yung kamay ko po medyo nilalamig ngayon because just as they are, I grew up watching you, so... She's a big fan of you. Yes po. Parang sagot ako po before, kinasend na tayo parang... Anyway, sir... Sa ko mga grow up na tayo. Ano man, ano man tayo nalalayo na siya. Parang naman 16 years old. Ayan, sir, ask ko lang po, since kanina,
But I have two questions. Kanina po kasi natanong na yung parang top three na either gusto mong maka-work ulit or gusto mong maka-work for the first time. For me naman po, who do you consider that leading lady na pinaka-ultimate leading lady ni Aga Mulak of, di ba? Of all of them. Sino po yung pinaka-act? I cannot answer that. Baka magkatampuhan, di ba? I cannot answer that. Parang it's, ano, it's, I would love to, but, they're all parang iba-ibang story, iba-ibang buhay, iba-ibang experience. Like, you know, working with Sharon, it's a different experience. Working with Leia, working with Maricel, working with Christine Hermosa, working with Angelica Panginiban, working with Claudine, working with Vilma, working with all of them, you know, parang it's all different. Meron kang working with your contemporary, meron working with the young. But when I was younger, and I was working with more younger lead ladies na ganun, I remember I was only 34 when I did this film with Christine Hermosa. And magka-eksena kami, di blah, 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 blah. Oh, break. So, punta kami sa tent o saan man. Itinaw sa salamin. Tanda-tanda ako. Kasi pag tumitingin ko sa kotis ng 22 years old or 23, ang talagang layo talaga. 34 lang ako nun, ha? Isipin mo ngayon, 48 ako, nagpakiramdam ko. So ganun, kay Christine pa lang para eksena kami. Kasi yung mukha nyo naman, ang kikinis talaga, kita mo walang ka... Sa ako pagdating ko sa gasino ko, tingin ko sa sabi ko, sabi ko, oh my God, sabi ko, parang ba't iba na ito? 34 pa lang ako noon. Ngayon, pangarap ko maging 34 lang ulit. Ganon. So it's all different, really. We work with good actors also, you know, mga good ladies mo na pag umati talagang wow. Meron naman talagang may mga kasama ka rin na parang iba rin ang direksyon. Alam mo, iba-iba eh. But they're all nice. They're all wonderful people. Sir, last question na po. You may have been asked this a lot of times since nung naging viral siya, but I would want still to ask you po about the thought getting with Miss Leia. So, can you expound on that further more than yung nakita po namin dun sa letter? Bakit niyo po, like, without any offense po kay Miss Charmaine, pero... No, that's why I cannot. Parang it's been said, it's been written, it's there. It is what it is, it's just that, you know, parang it's no... Because when... It was just that. But of course, like Leia's happily super so married, you know. Like I am so happy and super married too. So parang it's really not. You know. But for the fans, parang if they enjoy it, then you know enjoy it. But we're all okay now. We're all super okay. Because I love my wife, dearest. Ganon, te. Love your wife, dearest. And right, thank you so much, Miss Angela. Sir, ako may question lang po ako. Parang, syempre, ito din yung tanong na to, parang lagi rin na itatanong po ng mga netizens, sa mga vloggers, ganyan. Sir, bakit po namin dapat panoorin ang 7 Sundays na pelikula ninyo ngayon? Maganda eh. Yes, hindi nga, really, it's just that. Kasi, hindi naman ako gagawa ng pelikula kung pangit. Parang hindi ko naman iniyayabang. Hindi ko lang sabihin, I will not waste your time. I will not waste my time. Also, parang, di ba, babiyaya ko from Alabang to Quezon City just to promote a lousy film. Huwag na lang, di ba? It's a nice film. It's really nice. Parang it's worth your money. It's worth your time. It's worth the traffic. Again, it's about family, so it's all about, you can all relate to it, you know? Parang it's like a love story of a young and old, or naghiwalay, nagkabate, na hindi naman lang makaka-relate din, di ba? Ito, family lahat. Isa rito, kuya, bunso, babaeng kapatid, lalaking kapatid. Nandiyan lahat yan, tatay, mawala ng nanay, complete. Mawawala ng tatay. Nandiyan lahat yan. And then conflicts ng brothers, and then the nice part, plus, di ba? Kesa ang pinag-uusapan lahat yung Duterte and LP, liberal, dito na lang.
Pagod na yun. Seven Sundays. Sir, please help us promote the film, no? Thank you very much. Maraming salamat. Guys, para pakalaman natin yung Sir Aga mo. Ay, sir, ito lang ang ako lang naman. Kanina na kasi nilulok sa taping ng Magandang Buhay. Kasama mo si Kuya Yani, Kuya Bayani. Ang ganda pa rin talaga ng chemistry ninyong dalawa. Parang namimiss namin kayo gumawa ng sitcom or parang magand project. Sir, after ba ng Seven Sundays, meron ba kaming aasahan na parang Aga Mulak, balik comedy? Kasi naaminin niyo guys, nakakamiss yung mga Okay Dog Days. Yung mga ganon na hinahanap natin, diba? Sir, meron bang ganun na pag-uusapan? Wala pa eh. Please, wala pa. Slowly, dahan-dahan na siguro parang I'm warming up also because, you know, parang the kids are in their teens, you know, 15, they're turning 16. And that made it the point that I was there when they were like 9, 10, 11, 12, 13, you know, yung bantay na yan. So ngayon, even now, hanggang sa makatapos ng high school, I want to be there, you know, para pag-college sila when they leave for college, and then I have all the time now. My son's taller than me, 6'1". Si Luigi is 6'2". So sinasabi sa akin, ilan taon na, anong height ni Andres? I'm 6'1". All na kay Sir Ying, parang, excuse me, yung anak ko si Luigi, 6'2". Kay Dennis yun. So, kayo ang height. Ganon. Kayo ang height. Gabi tao, Mami Jo, ah. Yes, sir, last question kay Sir Wilbur lang muna tayo, guys. Yung ibang question, guys, i-tweet niyo na lang si Sir Aga. Mag-aaral tayo ng Ask Aga. Sir Wilbur. Aga, you know, I think this is a particular question which has never been really asked, you know, in any press conference. You know? It's a very an easy question, you know. You've mentioned the youth kanina, no, Olivia and Izel, and you mentioned the appeal. Now, with all the leading ladies you've worked with, the movies you made with them, despite the age range, despite the age difference, the appeal and the youthful mien has retained or has remained all these years. Okay? And to this day, nobody can argue with me when I say this. You can still feel, you'll still be able to feel a mall show, being an Aga Mulak alone. You'll always be validated. And it's true, I'm not giving a compliment, I'm just saying telling the truth here. You're one of the premier leading men of Philippine cinema's romantic movies, romantic dramas and dramas. Now, the question is, what is the secret of an Aga Mulak's longevity? If you're going to think of one scene, one adjective or one statement, what's the secret of your longevity? I think I know. Aside from the good looks, of course, we all know that. No. I never think of me as like a good. I'm always insecure about myself, but I'm secure with my life. But if there's one thing, siguro, it's my passion for filmmaking. It's that really. Parang when I do a film, kasi I really I think of my audience always. I think of my audience. When there's a scene, I think of scenes, mga eksena, I think of how they'll react. I want them to come out of the movie house feeling like this. Yeah. That's how I start creating a film. And then I call the director, I call the producer, I want this film because people will react this way for sure. So it's been working that way. So every year, every other year, tinggawa ko ng pelikula, ganon. And that's the reaction I get, really. Yun ako ang reaction yung pag sinabi nilang, siguro kaya up to now, I think, or I'd love to think, that people miss that feeling. Yeah. I wanna watch a movie that, kasi si Aga parang experience. It's an experience. It's not just a love story, a guy kissing a girl, and a girl kissing a guy falling in love. But it's an experience. Parang when you watch it, parang, sakit mo, nasaktan ako dun sa eksena yun. Nakita mo yung nangyari dun. So, madaming sumasakay sa pelikula, sa character, sa tao, and dinadala nila yun. So I think that's every year. Mula nung 90s na gawa ko yun. I absolutely agree with that because we experience the great level of cooperativeness he has. Even when it comes to promo, you know, after the movie, nakikialam ako sa dubbing, sa scoring, sa music, di ba? And sa promo talaga. Kumbaga po, ng promo natin, sinasagad ko. Ngayon lang, medyo napagod ako because
first time kong gumawa ng movie na we're shooting and we're promoting. Promoting at the same time. First time, oh, sabi ko, ito ang mga pang new generation. Malalakas na ang katawan. Medyo ako parang, ah, ito ang promo sa akin. Kinukulit ako ng kinukulit eh. Sabi ko, di mo pa kakilala talaga. Loko lang. Maika, thank you very much. Thank you also. Thank you. Maraming maraming salamat sa inyo. Walang pakalali guys. Ang post ng mga tanong tonight. Talagang, diba? Iba din naman. Thank you so much. Sir Aga, invite po natin. Marami tayong mga viewers sa so, ating online via Star Cinema at sa iba't ibang mga live po ng mga friends at vloggers. Imbitahan po natin sila na sabay-sabay po panoorin ng Seven Sunday, sir. Ako na din pag ako? Hindi sir, yung service sure, sa premiere night on October. Ah, okay. Meron kami imbitahan. Premiere night on the 10th of October, Tuesday, yeah. Next week, sa Mega Mall. Wow, makikita ko itong Mega Mall. Taba, ano may premiere na? Makikita ko itong Mega Mall. So I'm excited, and I'm excited to show this film to all of you. And October 11 is our regular screening sa ato ng mga sinihan. So sana po, supportan ninyo, panoorin ninyo ang napakagandang Seven Sundays with Ronaldo Valdez, Christine Reyes, Ding Dong Dantes, Enrique Hill, and Max Trujillo. Aga. Thank you. Yeah, to the first. Kathy Garcia Molina, na salamat at nakahabalok at nakatrabaho kita. Mga familia, subscribe now to the official YouTube channel of Star Cinema for updates on our movie, Seven Sundays. For more exclusive videos, just click the I button.